ngayong araw ay ating pag-uusapan ang napaka-interesting na buhay ng babaeng nahulog sa eroplano sa taas na 10,000 feet. Paano nangyari iyon? At nakaligtas ba siya? Ating alamin. Si Julian Cupcake ay pinanganak taong 1954 sa Lima, Bansang Peru. Ang mga magulang niya ay mga German na nagtatrabaho sa isang museum ng natural history sa Lima. Siya ay nag-iisang anak ng biologist na sina Mr. Hans Wilhelm Cupcake at ng ornithologist na si Mrs. Maria Cupcake. Nung si Julian ay magpo-14, siya at ang kanyang magulang ay umalis sa Peru patungong Panguana para magtayo ng isang research station sa Amazon Rainforest. At doon siya naging isang batang gubat. Doon din niya natutunan ang mga survival techniques. Ngunit ang mga educational authorities ay disang-ayon at si Kyopke ay sapilitang pinabalik sa Lima, Peru para sa kanyang examination. Samantalang, ang inalamang niya ang kanyang kasama at ito naman ay nagtatrabaho na ulit sa Lima. Isang araw, nasabi ng kanyang ina kay Julian na nais itong bumalik sa Panguana ng ika-19 ng December taong 1971, pero hiniling ni Juliana na kung maaaring sa December 23 na lamang dahil aaten siya ng graduation ceremony para sa pagtatapos ng high school. Madali namang sinang-ayunan ng kanyang ina ang hiling ng batang si Julian, bagkos ay pinagpaliban na lamang nila ang flight sa December 19 at nagpabook ng flight para sa Christmas Eve. Ang mga airlines ay wala ng bakante maliban na lang sa isa at ito ay ang Lioness Aéreas Nacionales SA o LANSA. Ang kanyang ama ay maring iginiit na huwag silang kumuha ng flight sa airlines na to dahil sa hindi magandang reputasyon nito, pero huli na at nakapagpabook na sila dito. Nang umbisa ay naging maayos naman ang takbo ng kanilang biyahe, ngunit malapit na sila sa kanilang destinasyon, isang malakas na thunderstorm ang dumating at sa kamalasan ay tinamaan ang kanilang eroplanong sinasakyan. Mabilis na pumilusok papailalim ang sinasakyan nilang eroplano, ang mga tao ay wala ng panahon para sumigaw at lahat ay napadusal na lamang habang bumubulusok ang eroplano pababa. Julian ay nakaligtas mula sa pagkahulog na 10 feet sa kanyang kinauupuan dahil sa maayos na pagkakasitbelt niya. Kinabukasan, nagising siya na nasa gitna ng kagubatan. Maraming nagkalat na mga gamit at ang mga taong pasahero ng eroplano. Sinubukan niyang tanggalin ang pagkakasitbelt niya pero mahirap itong gawin dahil ang kanyang collarbone ay nabali. Nagtamo rin siya ng malaking sugat sa braso at ilang galos sa binti. Hindi na rin niya maidilat ang kanyang kanang mata dahil sa pinsalang natamo nito. Ngunit, hindi siya nawala ng pag-asa. Agad niyang hinanap ang inang nasa tabi niya, ngunit ito'y hindi niya makita kung saan siya tumingin. Sa huli, napagpa siya niyang lisanin ang lugar at nagsimulang humanap at humingi ng tulong. Ngunit wala siyang nakitang makakatutulong sa kanya. Tanging candies lang ang kinakain niya para mapawi ang gutom. Habang siya ay naglalakad, nakakita siya ng ilog at agad siyang uminom doon at sinundan ang agos nito pababa dahil alam niyang patungo ito sa sibilisasyon. Isang turo yun ng kanyang ama na natandaan niya. Makalipas ang 10 araw, nakakita siya ng isang bangka. Lumangoy siya para mapuntahan iyon at doon nakakita naman siya ng gasolina. Kinuha niya iyon at ibinuhos sa sugat niya sa braso na inuud na noong mga panahon na iyon. Doon ay ginamot din niya ang iba pang sugat gamit ang mga bagay na nakita niya sa bangka. Gustong gusto na niyang umalis sa lugar, ngunit naisip niyang ayaw niyang kunin ang bangka dahil ayaw niya itong nakawin, kaya nanatili na lang siya sa lugar. Kinabukasan, ilang mangingisda ang nakakita sa kanya at dinala siya sa kanilang lugar. At sa sumunod na araw ay dinala siya sa ospital ng Pakwalpa at doon ay pinuntahan siya ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay hindi makapaniwala na siya lamang ang namumukod-tanging nakaligtas sa eroplano. Ang kanyang mga kamag-anakan ay nagulat sa balita dahil ang mga ito ay naghahanda na para sa kanyang burol ng mga oras na yon.
Matapos niyang makarecover sa mga natamon niyang sugat, si Julian ay tumulong upang marating ang mismong crash site at tumulong sa paghahanap ng mga iba pang nasawi. January 12, 1972, nang matagpuan ang kanyang ina, nalaman niyang hindi rin ito namatay sa plane crash at ilang araw pa lamang itong patay dahil sa mga natamong injuries. Ilang araw o lumipas, lumipat sila sa Germany at doong tuluyang nagpagaling. Kagaya ng kanyang magulang, nag-aral din siya ng biology sa University of Kiel at graduate ng 1980. Siya rin ay naging isang writer at naisulat pa niya ang sariling kwento na pinamagatang When I Fell from the Sky at nai-release noong March 10, 2011. Araw, ating pag-usapan ang mga pagkaing aksidenteng na invento. Number 1, beer. Sa mga selebrasyon, kadalasan ang beer ang isa sa pangunahing inumin. Dahil sa kakaibang lasa, naging patok ito hindi lamang sa mga lalaki, kundi pati na rin sa ibang kababaihan. Pero alam mo ba, aksidente lang pala itong naimbento noong 6th century BC sa bansang Sumeria. Wala man ni isa sa 100% sigurado, pero karamihan ay naniniwalang aksidente itong naimbento habang naghahanda sa paggawa ng tinapay. Ayon kay Horst Dornsbusch, isang beer consultant at author, sinabi niya sa Smithsonian, maaring may isang tao noon na gumagawa ng sangkap ng tinapay sa labas ng bahay, ngunit napahinto dahil sa buhos ng ulan. Matapos ang ilang sandali, naalala niya na kalimutan niya pala ang basang dough. Binalikan niya ito, ngunit isa na itong naipong tubig. Number 2, cornflakes. Si Dr. John Harvey at ang kapatid na si Wilkent Kellogg ay mga doktor na namamalakad sa sanitarium sa Battle Creek, Michigan noong 1890s. Habang sila ay naghahanap ng mga pagkain maaaring kainin ng kanilang mga pasyente para sa vegetarian diet ng mga ito, ang dalawa ay aksidenteng naiwan ang nilulutong wet berry sa kusina. Nung balikan nila ito, hindi na ito mga butil kagaya ng inaasahan. Naging flakes ito. At dahil sa nadiskubring bagong almusal, ipinagpatuloy pa nila ang paggawa nito na kinalaunan ay nilagyan na rin nila ng mga mais. At doon na nga nabuo ang aksidenteng pagkakagawa ng cornflakes. Number 3, Slurpees. Ang Dairy Queen owner na si Omer Kendlick ay nasiraan ng soda machine. Isang araw noong late 50s, inilagay niya ang ilang bote ng soda sa freezer na nagresulta naman sa pagkakaprosen ng mga ito. Ang mga tao ay nagustuhan ito at nagumpisang hanap-hanapin. Doon nagsimula ang isang ideya para kay Omer. Kalaunan, siya ay gumawa ng sariling machine. Doon, pinagsama-sama niya ang pinatigas na flavor mix, tubig, carbon dioxide. Matapos iyon, naging mabenta ito sa mga convenience store, lalo na sa 7-Eleven. Number 4, Chocolate Chips Cookie. Ang pagkakadiskubre sa chocolate chips ay talagang nakamamangha. Si Ruth Graves Wickfield ay gumagawa ng sarili niyang katak ng cookies. Ngunit isang araw ay naubusan siya ng baker's chocolate at doon niya naisipang hati-hatiin ang Nestle chocolate bar at inilagay ang chocolate sa pag-aakalang matutunaw ito. Pero hindi nga ito natunaw at doon na nagsimula ang masarap na chocolate chips cookies. Number 5, Popsicle. Si Frank Everson ay 11 years old na madiskubre niya ang popsicle. Matapos niyang paglaruan ang pinaghalong tubig at powdered soda mix, iniwan niya ito sa labas ng mga panahon na iyon ay puno ng niyebe ang paligid. Buong gabi ay tumagas ito na may nakapaloob na wooden stick sa gitna. Nang suriin niya iyon ay napag-alaman niyang nakaimbento pala siya ng kakaiba. Si Everson ay ibinenta ito sa mga kapitbahay at maging sa mga amusement park. Bilang nakatatanda, tinawag niya itong Epsicles. Ngunit ang mga bata ay hindi ito maibigkas ng maayos at tinatawag nila itong Popsicles, na naging tawag na rin sa panahon natin ngayon. Worcestershire Sauce. Si Lord Sandy ng Worcester ng London ay nananabik sa kanyang paboritong Indian sauce
matapos niya manggaling sa bansang Bengal, India. Dahil nagustuhan niya talaga ito, sina Mr. John Lea at Mr. William Perrin ay abi na isang drugstore ay sinabihan niya na ipagawa siya ng isang sauce na hindi nalalayo sa Indian sauce. At yun nga ay kaagad naman nilang ginawa sa kadahilanang napasobra ang kanilang pinaghalo-halo mixtures na isipan nilang wag muna itong ibenta. Meron din itong hindi kaaya-ayang amoy, kung kaya't sa taas ng bahay nila ito kanilang iniimbak at hinayaan lamang doon hanggang lumipas ang 2 taon. Natuklasan nila na napakasarap ng sauce na ginawa nila. Noong mismo ay nag-umpisa silang ilagay ito sa bote at ibenta sa mga tao. At doon nagsimula ang kwento ng napakalinamnam na Worcestershire sauce. Number 7, yogurt. Kung ang gatas ay hahayaan lang sa isang milk container ng matagal, makagagawa ka na ng isang yogurt. At yun nga rin mismo ang teorya ng ibang taong pinaniniwalaan nilang doon nag-umbisa ang pagkakadiskobre sa yogurt. Ang gatas daw kasi ay nai-expose sa mainit na klima, dahilan para ito ay ma-ferment para naman maging isang yogurt. Dennis Andrew Nelson ay isang serial killer na ipinanganak sa Prosserburg, Scotland. Kahit na pag-alaman ni Nelson na siya ay may pusong babae at nagkakagusto sa mga kalalakihan, niminsan ay hindi siya naging komportable sa mga ito. Ang nakagugulat pa sa pahayag ni Nelson ay gusto niyang patayin ang mga ito at pagkatapos ay kanyang pagpaparti-partihin. Ating kilalanin si Dennis Andrew Nelson. Si Dennis Andrew Nelson ay ipinanganak noong November 23, 1945 sa Prosserburg, Scotland. Ang kanyang pamilya ay hindi matatawag na pamilya dahil ang mga ito ay lagi nag-aaway na nagresulta man ng pagkakahiwalay ng mga ito. Dahil sa pagkakahiwalay ng kanyang mga magulang, sila ng kanyang ina at kapatid ay napatira sa poder ng kanyang lolo na kanya namang hinangaan at minahal ng sobra. 6 taon si Nelson ang di inaasahang mamatay ang kanyang lolo. Nakita rin niya ang walang buhay na katawan nito sa purinarya na naghatid sa kanya ng matinding trauma na nagsanhi naman ng unti-unting pagkakaroon niya ng sakit sa pag-iisip. Samantala, ang kanya ina naman ay nagpakasal muli sa ibang lalaki. Nagkaroon pa ito ng 4 na anak na lalong nagpalungkot sa batang si Nelson. Dahil mas lalo siyang dinabigyang pansin ng kanyang sariling ina. Sa paglipas ng panahon, mas lalong tumindi ang attraction na nararamdaman ni Nelson sa kanyang mga kapwa lalaki. Ngunit mas pinili niyang huwag magkaroon ng relasyon o ugnayan sa mga ito. Sa edad na 16, ay ipinalista niya ang kanyang pangalan upang maging isang sundalo. Doon ay nagsigdo rin siya bilang tagaluto at tagakatay ng mga karneng lulutuin para sa buong militar. Dahil sa araw-araw na pagkakatay ng mga hayop, nahasa pa siya lalo sa gawain ito na nagamit naman niya ng buong husay sa pagpatay sa loob ng 5 taon. Taong 1972 nang disanin niya ang pagiging sundalo at nag-training naman bilang isang pulis, kung saan nadiskubre niyang nahihilig siya sa pagbisita sa mga morgue at pag-otopsiya ng mga bangkal. At kahit alam niyang magandang kaalaman ang maibibigay sa kanya ng pagiging isang police officer, mas pinili niya uling mag-resign at magtrabaho na lang bilang isang recruitment interviewer or HR sa panahon natin ngayon. 1973 na magreklamo si David Painter. Si David ay katrabaho ni Nelson. Ayon kay David, si Nelson raw ay kinukuhanan siya ng mga litrato habang siya ay natutulog. Galit-galit si David na umabot pa nga na-hospitalize siya dahil sa kumprontang ginawa niya kay Nelson. Samantala, si Nelson naman ay inimbestigahan at tinanong din ukol sa insidente na ganap. Ngunit, na-absuelto dahil sa kawalan ng mga matibay na ebidensya. Taong 1975 nang kumuha itong si Nelson ng apartment sa 195 Melrose Avenue sa North London, kasamang kinakasamang si David Galicia.
Tumagal lamang ng 2 taon ang paninirahan ni David Kalicha sa apartment na yon, hanggang sa kasalukuyan patuloy niyang itinatanggi na nagkaroon sila ng relasyon ni Nelson. Dahil sa pag-alis ni Kalicha, ang buhay ni Nelson ay umikot lamang sa alak at kalungkutan. Di naglaon, si Nelson ay mas naging malungkutin pa, lalo't lahat ng kanyang mga naka-sexual encounters ay iniiwan lang siya pagkatapos ng mga namamagitan sa kanila. December 29, 1978, na makilala ni Nelson ang una niyang biktima, si Stephen Holmes, isang Irish boy na naimbitahan niya sa kanyang tirahan. Sa takot na iiwan siya nito kinaumagahan, kumuha siya ng luwid upang sakalin ito at para makasiguradong patay na ito, inilunod niya pa ang biktima sa bathtub niya na puno ng tubig. Matapos niya may aho ng bangkay sa bathtub, pinaliguan niya ito ani ni Nelson. Napakagandang bangkay na ito. Sinubukan din niya makipagtalik sa bangkay ng lalaki, ngunit hindi siya nagtagumpay kaya natulog na lamang siya sa katabi ang nasabing bangkay. Pagkatapos ay tinago niya na ang labi nito sa ilalim ng kahoy na sahig ng kanyang tinutuluyan. At matapos ang 7 buwan, sinunog niya ito sa likod bahay. Si Nelson ay nagkaroon uli ng pangalawang reklamo sa pulisya noong October 1979. Ayon sa binatilyo, si Nelson daw ay sinubukan siyang sakalin habang sila ay nasa bondage play session o BDSM. Sa kabila ng aligasyon ng estudyante, naabswelto pa rin siya. At pinagtagpo na nga sila ng pangalawa niyang biktima, si Kenneth Ockendon, na isang Canadian tourist. Nakilala niya ito sa pub o gay bar noong December 3, 1979. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagkikita at pag-iinuman, bumagsak din siya sa apartment ni Nelson. Muling kinain si Nelson ng kanyang takot na iiwan din siya ni Ockendon. Sinakal niya ito hanggang mamatay gamit ang electric cable. Nilinis niya ang bangkay kagaya ng sa una niyang biktima. Saka ito tinabihan sa kama buong magdamag. Kinuhanan niya rin ito ng mga larawan at makailang uli nakipagtalik sa bangkay bago niya inilibing sa kahoy na sahig. Pero, paminsan-minsan ay kinukuha niya ito at nakikipagkwentuhan na para bang isa itong buhay. Si Martin Dauphay ang pangatlong biktima, 16 years old, palaboy noong mga panahong iyon. Nakita ito ni Nelson at inanyayahan magpalipas ng gabi sa kanyang apartment noong May 13, 1980. Kagaya ng naunang biktima, sinakal niya rin ito sa kanilunod. Bago nilinisan, dinala sa higaan at gumawa ng hindi kanais-nais sa bangkay ng binatilyo. Matapos ay itinago niya ito sa aparador ng 2 linggo bago isinama sa libingan ni Ockendon sa ilalim ng sahig. Ang sumunod na biktima ay ang prostitute na si Billy Sutherland, 27 years old. Nasa kamalas-malasan, sumama kay Nelson pauwi sa bahay nito isang gabi. Sinakal din niya raw ito hanggang sa mamatay. Nasundan agad ito ng panibagong pagpatay. 24 years old na si Malcolm Barlow, isang ulila at may kulang sa pag-iisip, sinakal din niya raw ito bago idinispatcha. Pagkatapos patayin si Barlow, pwersahan niyang inilagay ang bangkay nito sa ilalim ng kitchen sink dahil sa kawalan ng lugar sa mga bangkay na kanyang pinapatay. Sa taong 1981, umabot na ng 12 lalaki ang kanyang napatay sa loob ng kanyang apartment. Ang kanyang mga biktima ay inilibing niya sa ilalim ng kanyang apartment, kung kaya naman kinakailangan niya mag-spray ng 2 beses sa isang araw dahil sa dumaraming langaw na naiinganyo sa amoy ng mga nabubulok na bangkay. Maging ang mga kapitbahay niya ay nagre-reklamo na dahil sa amoy, ngunit nakumbinsin niya mga ito na galing sa nasisirang parte ng building ang nakakasulasok na amoy. Para maidispat siya ang mga nangangamoy na bangkay, pinagpupunit-punit niya ang mga damit ito, saka pinaghihiwalay ang mga parte ng katawan gamit ang kitchen knife, at kung minsan pinakukuluan niya ang mga bungo ng mga bagong biktima para matanggal ang mga laman. Ang mga laman na iyon ay nilalagay niya sa plastic bags for disposal naman kasama ng mga organs ng mga ito. Nilalagay rin niya mga paa at ibang parte ng katawan sa suitcase saka inilibing sa garden hanggang sa pwede na itong sumugin.
taong 1982, pagkadesperadong sinubukan niyang pigilan ang pagiging mamamatay tao, lumipat siya sa ibang apartment sa 23 Cantley Garden, Muswell Hill, North London. Wala ditong hardin at ang mga sahig ay hindi kahoy, kundi samento. Ngunit, nabigo pa rin siyang pigilan ang kanyang addiction dahil tatlong biktima ang matagumpay niyang napatay sa kanyang apartment sa loob lamang ng kalagitnaan ng taong 1982 hanggang 1983. Dahil sa kawalan ng espasyo para sa mga biktima, ito ay kinailangan niyang pakuluan ang mga ulo, kamay at ang mga paa para humiwalay ang laman sa buto. Kinailangan din niyang hiwain pa ng mas maliliit na piraso ang katawan ng mga ito para ma-flush na ito sa toilet. Ang problema, taong February 1983, may limang tenants dito sa Cranley Gardens ang tumawag ng drain specialist para imbestigahan kung bakit laging nagkakaroon ng bara ang kanilang mga drainage. Nadiskubre ng mga technician na mga nabubulok na laman ang bumabara sa drainage nila. Kung kaya't, nagdesisyon sila mag-inspection sa susunod na araw. Malakas ang kutob ni Nelson na mabibisto na ang kanyang karumalduman na gawain kung kaya naman, sinubukan niyang gabing iyon na linisin ang drainage na nagbabara dahil sa natirang parte ng katawan ng tao. Hindi napansin ni Nelson ang isang tenant na tahimik na nakamasid sa kanyang pinagagagawa. Naghinala ito kaagad, siya ay nireport kaagad sa kapulisan. Noong February 9, 1983, pabirong sinabi ni Nelson sa kanyang katrabaho, "Kung hindi ako makakapasok, bukas, kung wala man akong sakit, baka patay na ako, o kaya naman nasa kulungan na ako." Gabi ng February 9, nabistahin siya ni Detective Chief Inspector J. para ipaalam sa kanya kung pwede siyang tanungin ukos nakitang labi ng tao na nadiskubre sa drainage. Napansin ni Jay ang kakaibang amoy na makapasok siya sa loob ng apartment ni Nelson. Nanong niya kaagad ito kung anong amoy iyon. Kalmado namang inamin ni Nelson na kung ano man ang hinahanap nilang ito ay matatagpuan nila sa mga bags na nakapaligid sa apartment. Ang mga bags na iyon ay naglalaman ng ulo at iba pang malalaking parte ng katawan ng tao. Dahil sa ebidensyang iyon, ay mas lalong nadiin sa salang pagpatay si Nelson. Siya ay hinuli ng mga pulis at nakulong sa salang 2 counts of attempted murders at murders of 6 young men, ngunit sumatotal ang kanyang napatay ay umabot ng 12 hanggang 15 na kalalakihan ayon na rin sa kanyang sanaysay. Nelson ay nasentensyahan ng panghabang buhay na pagkakabilanggo. Hindi rin siya binigyan ng parol sa loob ng 25 years. Gayunpaman, 35 years lang siyang nakulong dahil taong 2018 nang si Nelson ay pumanaw sa kulungan sa Department 7. Agneta Westland, taga Sweden. Siya ay brutal na pinagbubugbog hanggang sa malagutan ng hininga. Ang tanong ng kapulisan, sino ang maaring gumawa ng bagay na ito sa ginang? Si Agneta ay mabuting ina at asawa sa kanyang pamilya. Bukod pa doon, si Agneta ay mayroon ding nag-iisa at pinakamamahal na aso. Ayon sa kanyang anak, lagi niya raw itong inilalabas at iginagala tuwing hapon. Noong buwan ng September, taong 2008, ang 63 years old na si Agneta ay lumabas ng bahay upang igala ang alagang aso. Ilang oras ang lumipas, dumating sa bahay nila ang alagang aso, pero nag-iisa lang ito. Ang kanyang pamilya ay nagtaka, lalo't sumapit na ang gabi, ngunit si Agneta ay wala pa. Kung kaya naman, napagpasyahan nilang ito ay hanapin na. Gabi ng September 2008, si Agneta ay natagpo ang patay malapit sa Forest Lake na hindi kalayuan sa kanilang tirahan sa Lafthammer Village. Ayon sa kanyang asawa na si Ingemar Westland, nakita raw niya si Agnes na nakahiga sa kakahuyan. Halos matakpan na ng niyebe at walang buhay. Agad naman siyang tumawag sa kapulisan para maimbestigahan ang nangyari sa asawa. Pagdating ng mga ito,
ay mabilis na inobserbahan ng kapulisan ang bangkay ni Agneta. At napag-alaman nilang para umano itong hinataw ng matigas na bagay. May mga pasarin ito, indikasyon na maaaring pinagsisipa din ito hanggang sa mamatay. Ang pinakamalaking tama ni Agneta sa ulo at tiyan ang nagsanhi ng kanyang kamatayan. Ngunit kung anumang bagay na ginamit sa pagpatay ay siyang di matukoy ng otoridad. Naghinala naman ang mga kapulisan sa asawa nitong si Ingemar. Wala silang maisip na gagawa nito sa biktima kundi ang asawa lang nito. Dahil ito raw ang unang nakakita sa biktima. Bukod pa doon, milya-milya raw ang layo ng lugar at wala rin ibang nagagawi doon maliban na lang sa suspect na si Ingemar, kung di naman, ay ang mga galang moose upang humanap naman ng makakain. Agad na inaresto si Ingemar at dinala sa presinto para doon ay interrogate. Pero madiin itong itinatanggi ang krimen. Ani pa nito, totoong siya ang tumawag sa kapulisan para maimbestigahan na ang nangyari sa kanyang asawa. Dahil walang matibay na ebidensya para kay Ingemar, ikinulong na lang siya ng 10 araw, saka pinalaya pagkatapos. Pero dahil wala silang makitang ibang gagawa nito sa ginang, si Ingemar ay patuloy na naging prime suspect sa mga sumunod na buwan. Ngunit isang araw ay nabago ang lahat nang dumating ang balita mula sa forensic analysis. Ayon sa mga ito, ang nakita nilang mga buhok o balahibo at laway sa damit at katawan ng biktima ay hindi pagmamay-ari ng isang tao, kundi galing sa isang moose o European elk. Isang moose ang may kagagawan sa pagkamatay ni Agneta. Sa analysis ay determinadong sinabi na ang kaawa-awang si Agneta ay pinagsisipa hanggang sa mamatay ng isang European elk. Maari ang moose na pumatay rito ay lasing o high dahil sa mga fermented apples na makikita naman sa buong paligid ng village. Samantala, ang mga moose ay kilala sa pagiging mailap sa mga tao. Ngunit sa panahong si Agneta ay napatay ng isang moose, ang buong paligid maging ang local gardens ay maraming puno ng apples na nangalaglag ang mga bunga at ang iba ay fermented na. At kapag ito raw ay nakain ng isang moose, ay magiging dahilan ito para maging wild at agresibo ang isang moose. Sa Sweden ay ilang kaso na rin ang naitala dahil sa mga nagwawalang moose dahil nakakain ng fermented apples. Ang iba ay naninira na sa lamina sa sasakyan. Ang iba naman ay nangangatok sa mga bahay-bahay. At ang iba naman ay nagiging agresibo sa mga hayop o tao na nakakasalubong nila. Ang nakakalungkot na parte ng kwento ay mapasa hanggang ngayon, ang moose na nakapatay kay Agneta ay di matukoy at patuloy na nakakalaya. Kamusta mga kaibigan? Alam kong kayo lahat ay nakakita na ng manok. E mano kayang walang ulat na natiling buhay? Ngayong araw, ating pag-usapan ang malungkot at masayang buhay ni Mike, ang manok na walang ulo. Paano? Bakit? At posible nga ba? Tara na at alamin ang kanyang kwento. Sa lugar na Pruta, Colorado, may farmer na nagngangalang Lloyd Olsen. Siya ay kilala bilang mangangatay ng manok sa family farm nila na idinideliver din sa market. Noong hapon ng September 10, 1945, naisipan niya magkatay ng manok para sa hapunan dahil ang ina ng kanyang asawa na si Clara ay bibisita sa kanila. Bili ni Clara sa asawang si Lloyd ay lakihan ang gayat sa leeg ng manok dahil paborito iyon ng kanyang ina lalo kung inihaw. Kung kaya, inumpisahan na nga ni Lloyd ang pagtanggal sa ulo ng manok, ngunit laking gulat niya nang bigla itong tumayo at nagtatakbo sa loob ng kanilang bakuran. Ito ay wala ng ulo at tanging leeg na lamang nakakabit sa katawan ngunit mabilis pa rin kung tumakbo. Labi siyang nagtataka at hindi malaman kung anong gagawin sa pugot na ulong manok. Kung kaya, kinuha niya ito at inilagay sa box.
Kinabukasan ay agad niyang binisita ang manok at nakita niya itong nakahiga at itinatago ang ulo sa pakpak nito. Ngunit siya ay nagulat nang kumilos ito. Ang manok ay buhay at masigla na para bang walang nangyari. Manghamangha ang farmer na si Lloyd Olsen kung kaya naisipan niyang maging alaga na lang ito at tawaging Mike. Maging ang kanyang pamilya ay nagulat at namangha sa manok na si Mike. Kanila na rin itong ginupkop at inalaga ang mabuti. Pinakain at pinaiinom nila ito gamit ang maliit na eyedropper na idinedirekta sa esophagus nito. Regular din ang pagtatanggal nila ng mga sipon nito sa lalamunan gamit ang syringe. Ilang linggo ang lumipas mula na matanggalan ng ulo ang manok na si Mike, dinala siya ng mag-asawa Olsen sa University ng Utah. Ito ay may layong 250 miles mula sa kanilang tahanan. Ang mga scientist doon ay inobserbahan si Mike at sinagot ang lahat ng kanilang katanungan at base sa kanilang pag-aaral, si Mike daw ay talagang nakamamangha dahil sa pagkakasurvive nito. Determinado din nilang sinabi na ang palakol na pangkatay ni Lloyd ay hindi tinaman ang jugular vein ni Mike at ang brainstem niya at isang tenga ay naiwan sa kanyang katawan kung kaya si Mike ay nanatiling kontrolado ang mga kilos. Ang clot o namumong dugo sa kanyang leeg ay siyang nagligtas sa kanya para hindi siya duguin at mamatay. Bukod sa pagkawala ng ulo ni Mike, siya ay nanatiling masigla at walang anumang komplikasyon. Di nagtagal, naging usap-usapan si Mike ang pugot-ulong manok. Ang mga tao ay sobrang namangha at gusto itong makita. Naisip ni Lloyd na malaking attraction si Mike sa mga tao, kung kaya nagka-ideya siyang isali ito sa mga perya at kung ano-ano pang public events na idinaraos sa kanilang lugar. Kalaunan, kumuha na sila ng manager para kay Mike. Ang layo ni nito ay tamang pag-oorganisa ng mga lakad ni Mike at ng Olsen. Sa loob ng 18 months, siya ay nakilala sa iba't ibang panig ng Amerika at nagkaroon ng national tour sa New York, Atlantic City, Los Angeles, San Diego. Dahil mga tao ay handang magbayad, masilayan lamang ang nabansagang The Headless Chicken. Maging sa Life and Time magazines ay kinilala din siya at naisali sa Guinness World Record. Taong March 17, 1947, mula sa maghapong tour sa Phoenix, naisipan ng mag-asawang Olsen na uminto muna sa motel ng Arizona Desert upang doon na lamang magpalipas ng gabi. Habang sila ay nagpapahingat, si Mike naman ay nanginginain ng corn bits, bigla daw umano itong nabulunan. Agad nilang hinagilap ang eyedropper na ginagamit ni Mike para makainom. Ngunit si Lloyd ay mas lalo nagpanik nang maalalang naiwan pala nila ito sa show na pinanggalingan nila ng araw na iyon. Sa kadahilanang hindi naalis ang bara sa lalamunan ni Mike, ito ay hindi nakahinga at tuluyang namatay. Hindi nila inaasahan ang nakalulungkot na trahedyang ito. Para sa mga Olsen, ang lahat ng pangarap nila ay biglang naglaho at naging alikabok sa motel room ng gabing iyon. Dahil sa nakamamangang kwento ng buhay ni Mike, kahit siya ay wala na, ang mga tao ng Fruta ay patuloy pa rin siyang inaalala magpasa hanggang ngayon. Sa katunayan, taon-taon ipinagdiriwang ang festival ng Headless Chicken tuwing unang linggo ng Hunyo at dinadaluhan ng daang-daang mamamayan na nanggagaling sa iba't ibang bansa. Taong June 22, 1954, ang dalawang teenager na puno ng dugo ay nananakbo galing sa makahoy na parte ng Christchurch, Victoria Park, New Zealand. Ang mga ito ay nagsisigaw at humihingi ng tulong. Sa nasabing park ay may mag-asawang may-ari ng tea store na kaagad nakilala ang dalawa. Ang mga ito daw ay ilang minuto pa lamang nang umalis matapos kumain kasama ang mas nakatatandang babae. Agad nila itong nilapitan habang ang isang dalagita naman ay muling nanghingi ng tulong sa kanila dahil ang mami daw niya ay sugatan at naliligo sa sarili nitong dugo. Labis na nag-alala ang mag-asawa kung kaya naman pinapasok muna nila ang mga ito sa tindahan nila para kumalma. Ilang minuto ang lumipas at natagpuan nila ang isang ginang. Ito ay wala ng buhay at kung titingnan ang mga injuries nito, hindi ito mukhang naaksidente. Agad silang tumawag ng mga pulis at nadiskobre ng mga pulis ang kalahating brick na puno ng dugo at itinapon sa di kalayo ang mga puno. Kalaunan, nakilala ang biktima, si Honora Parker, ina ni Pauline Parker, sa pag-iimbestiga na pag-alaman na ang mismong salarin sa karumaldumal na krimen ay walang iba kundi ang anak nitong si Pauline Parker at ang matalik na kaibigan nitong si Juliet Holme. Ang lahat ay nagimba lalo't ang ganoong klaseng krimen ay hindi daw gawain ng mga kabataan sa kanilang lugar. Pero bakit nga ba nila ito nagawa?
si Juliet Holme, 15, at Pauline Parker, 16, ay naging matalik na magkaibigan simula nang lumipat ang pamilya ni Holme sa Christ Church, Kaling United Kingdom. Ang kanilang pagkakaibigan ay hindi matatawaran. Lagi din silang magkasama. Ang dalawa ay kapwa-sakitin din noong sila ay bata pa lamang, kung kaya mas lalo pa silang naging malapit sa isa't isa. Ang kanilang magulang ay gusto silang bigyan ng magandang buhay, kung kaya naman sa iisang school lang din sila nag-aaral. Ngunit ang dalawa ay di interesado sa pag-aaral dahil sila ay kapwa matatalinong bata, mas pinipili na lang nila na sila ay mag-cutting classes. Ang dalawang dalagita ay may pambihirang imahinasyon na halos nakagagawa na sila ng sarili nilang mundo. Nakahiligan rin nila ang pag-acting na gustong gusto nila dahil sa iniidolo nilang si Mario Lanza. Lingid sa kaalaman ng dalawa, ang kanilang mga magulang ay naaalarma na sa kanilang samahan, kung kaya naman napag-usapan na ng makabilang kampo kung paano sila paghihiwalayin. Isang araw, si Pauline at Juliet ay ipinakonsulta sa doktor at base umano sa obserbasyon nito, ang dalawang dalagita ay mayroon daw sexual relationship. At dahil sa pahayag na iyon, ang mga ito ay matagumpay na napaghiwalay ng kani-kanilang pamilya. Kalaunan, ang ama ni Juliet na si Dr. Henry Holme ay natuklasan na matagal na pala silang niloloko ng kanyang asawa, kung kaya napagpasyahan ng mga ito na maghiwalay. Si Juliet at ang kuya niyang si Jonathan ay isasama daw ng kanilang ama sa South Africa at doon na maninirahan. Nang makarating ang balita kay Pauline, kaagad siyang nakiusap sa kanyang magulang na payagan siyang sumama sa pag-alis ng mga Holme, ngunit madiin yung inalmahan ng kanyang ina at di siya pinayagan. Noong June 19, ang dalawang dalagita ay muling nakita at nagplano kung paano nila aalisin sa buhay nila ang mga taong patuloy silang pinaglalayo. At nang sumunod na mga araw, naisipan nilang mas magandang gumamit ng brick na bato kaysa sa sakong may laman na buhangin. Ito ay kasama na rin sa kanilang plano. Si Juliet Holme noong mga panahon na iyon ay nag-aalala, ngunit hindi naman sinubukang umatras sa nabuo nilang plano. Sa katunayan, sobra pa nga umano silang na-excite na para ba nagpla-plano lang ng surprise party. Kinabukasan, si Honora ay natagpo ang patay at nagtamo ng 20 tama sa ulo gamit ang kalahating brick na natagpuan sa di kalayuan. Ang parehong dalagita ay inamin ang nagawang krimen at sinabing parehas nilang pinukpok ng bato ang ginang hanggang sa mawalan ito ng buhay. August 1954, mas lalong natiin sa salang pagpatay ang dalawang dalagita dahil sa nakuhandaya rin ni Pauline. Doon nakasaad lahat-lahat ng kanilang plano sa pagpatay. Nakasaad din doon na tinututulan ng kanyang ina ang pagsasama nilang dalawa ni Pauline at Juliet, kaya kailangan nitong mawala. Ang kanilang mga abogado ay pilit silang inalalaban mula sa nabibingit na kapiitan. Ngunit ang mga ito ay walang nagawa para sa katotohanan. Silang dalawa ay tunay na nagkasala at nasentensyahan ng 5 taon na pagkakabilanggo. Si Pauline ay nakulong sa Christ Church at si Juliet naman ay sa Auckland. Makalipas ang ilang taon ay tuluyan na namatay ang usap-usapan sa Parker Holme murder case. Hanggang isang araw taong 1994, may nai-release na Heaven Creatures mula sa Sir Peter Jackson Film. Ang palabas ay tungkol sa pagpatay na sobrang pamilyar at nakatawag pansin sa Kiwi journalist na si Lynn Ferguson. Kanyang inalam ang pagkakakilala na nagsulat ang nasabing palabas. Kalauna, napag-alaman niyang si Anne Perry ay isang Scottish at successful na writer na may akta na nasabing film. Si Anne ay writer ng mga libro tungkol sa mga krimen at may mahigit na 20 million na kopya ng mga libro. Ngunit si Anne Perry ay may itinatago palang lihim. Dahil sa masiyasat ng pag-iimbestiga ng journalist, napag-alaman niyang si Anne Perry at Juliet Holme ay iisang tao lamang. Pagamat napagbayaran na niya ang kasalanang nagawa, siya ay di pa rin nakaligtas sa mga mapanghusgang publiko. Sa kanyang interview ay inamin niya ang kanyang nakaraan at nagawa niya lamang daw iyon dahil alam niyang kapag hindi siya sumama sa plano, si Pauline Parker ay maaaring magpakamatay. Si Parker ay sobrang importante sa kanya dahil noong mga panahon siya daw ay nasa ospital at ma-diagnose sa sakit na tuberculosis.
araw-araw daw siya nitong pinaladalhan ng sulat. At ang mga sulat na iyon ay tila ba lifeline na nagbibigay sa kanya ng bagong pag-asa para labanan ang sakit. Kaya't nang gumaling siya, naisip niya ibalik ang mahalagang papel na iyon kung ito ay kailanganin ng matalik niyang kaibigan. Pinabulaan din niyang sila ay nagkaroon ng relasyon ni Pauline kaya nila nagawa ang krimen. Si Ann Perry ay matiwasay na namuhay sa Los Angeles, samantalang si Pauline Parker naman ay natagpuan ng isang journalist na si Chris Cook. Siya ay residente ng isang village ng Kent, United Kingdom. Doon si Pauline ay nagtuturo sa mga bata kung paano sumakay sa mga kabayo. Katulad ni Juliet, pinalitan din ang kanyang pangalan matapos lumaya at ngayon nga ay Hilary Nita na. Mas pinili naman niyang huwag ng pag-usapan ang kanyang nakaraan. Ilang taon ang lumipas, siya ay lumipat sa isla ng Scotland at doon tahimik na namuhay. Sa ngayon, si Hilary ay 81 na at si Anne naman ay 80. Parehas na walang komunikasyon sa isa't isa. Katulad ng ibang pamilya na may mga bata sa tahanan, ang buhay ay maaaring maging sadyang abala at nakakapagod. Nakaramdam na rin ng pressure si Soyun kung kaya't kinailangan niya ng plano upang maglibang. Naisipan niyang magbakasyon kasama ang kanyang pamilya sa Asia at pilang ang mga araw hanggang dumating ang oras ng kanilang pagbiyahe. Dahil sa malaking bakasyon na paparating, nag-empake na si Soyun. Hinanda ang kanyang mga anak at pinlano lahat ng kakailanganin para sa biyahe. Ngunit hindi magtatagal. Kanyang malalaman na kahit anong preparasyon pa ang iyong gawin ay mayroon pa rin hindi inaasahang sitwasyon ang magaganap. Gayunpaman, wala namang makapagsasabi ng kalalabasan ng isang animoy inosenteng engkwentro sa kaibig-ibig ng mga hayop. Habang naglalakad kasama ang kanyang mga anak, si Soyun ay nakakita ng isang grupo ng mga tuta na bukas para sa adopsyon. Sa mahabang panahon, ang mga bata ay nakiusap sa kanilang mga magulang na payagan silang mag-alaga ng aso. Sa kabila ng pagtanggi, unti-unti na ring napamahal kay Soyun ang isa sa mga munting tuta. Kung kaya't nagdesisyon siya na sumang-ayon na nga at kumuha ng isang alagang aso. Ang lalaking nagbebenta ng tuta ay binalaan si Soyun at ang kanyang pamilya tungkol sa alagang kanilang kukupkupin. Sinabi nito na ang asong yun ay mula sa breed ng Tibetan Mastiff, isang lahi na likas na malaking bulas at maaaring tumimbang ng 180 pounds or 81.6 kilograms at kayang tumaas hanggang 2 talampakan. Napagdesisyonan ng pamilya tawagin ang kanilang alaga na Little Black. Dahil sa kanyang itim na balahibo, ang pangalan na yun ay nakakatawang pakinggan sa Ingles ngunit sa Chinese, ito ay cute na pangalan para sa isang alagang tuta. Sila ay patuloy ng napamahal kay Little Black. Habang nag-a-adjust si Little Black sa kanyang bagong buhay, nasisiyahan naman sila na makita siya na magandang kumain at mabilis ding mapalagay sa kanyang paligid. Pero habang tumatagal, nagsimula na nilang mapansin ang kakatawang mga bagay tungkol sa bagong miyembro ng kanilang pamilya. Kagaya nga ng sinabi na nagbenta ng aso, hindi mananatiling maliit na tuta si Little Black. Sa katunayan, bihira ang sandali na ito ay tumigil sa pagkain. Dahil si Soyun ay bago pa lamang sa pag-alaga ng aso, ang dieta na kanyang alaga ay medyo kakaiba. Araw-araw si Little Black ay kumakain ng isang kahong halo-halong prutas at 2 timbang noodles. Ang mga aso na kumakain ng prutas at noodles ng ganoong karami ay maaaring magkasakit. Ngunit si Little Black ay mukhang hindi man lang tinatablahan ng ganon. Noong tumungtong si Little Black sa 2 taon, siya ay may bigat na 250 pounds at may taas na 3 talampakan. Mas malaki sa sinasabi ng lalaking nagbenta rito. Sadya talagang nakakamangha ang laki ng kanilang aso. Isang araw, habang papasok siya sa kusina ay nakita niya si Little Black na nakatayo gamit ang 2 paan nito sa likod. Kung tutuusin, maraming aso ang may kakayanang tumayo ng 2 paa ngunit hindi ganoong katagal. Si Little Black ay nakatayo na parang tao. Noong mga oras na iyon, napagtanto ni Soyun na may nakaiba nga talaga sa kanilang alagang aso. Mula noon, makailang beses na niya itong nakitang nakatayo. Hindi lamang iyon ang kanya napansin. Si Little Black ay mayroon din naglalaking ang mga ngipin na bumagay sa kanyang malahigang taas.
Pinagsawalang bahala lamang iyon ni Soyeon at sinabi sa sarili na lahat ng Tibetan Mastiff ay may malalaking mga ngipin. Kapansin-pansin na rin ang uso nito na nagiging matulis at mahaba. Hindi pinansin ni Soyeon ng mga senyales na maaaring maglagay sa kanila sa mas malaking problema kalaunan. Naging mahirap na din ang paglabas kay Little Black dahil siya ay papalaki ng papalaki. Habang nagpapatuloy ito sa paglaki, wala na silang espasyo sa loob ng kanilang bahay. Di nagtagal, ginawa na nila ng sariling doghouse si Little Black sa kanilang bakuran. Bukod sa naglalaki ang mga ngipin, mayroon pang isang bagay silang napansin, ang pagiging mainiti ng ulo nito. Madalas na itong inaambahan sina Soyeon at ang kanyang pamilya. Nasa kabutihang palad ay wala namang nasasaktan, pero sila ay medyo nagulat na sa ugaling ito ni Little Black. Noon nila naalala na sa loob ng 2 taon na pagkukup nila sa aso, ni minsan, hindi nila ito narinig na tumahol. Pero hindi ibig sabihin, noon ay hindi na ito kailanman lumikha ng anumang ingay. Madalas nilang natinig si Little Black na umuungol ngunit hindi kagaya ng normal na asong tunog noon. Mas maihahanilin tulad nila ito sa pag-angil dahil dito mas lalong nabahala si Soyeon sa kanilang alaga. Nagsimula na siya mag-imbestiga at mag-research sa internet ng mga impormasyon na makatutulong masagot ang mga katanungan sa isip niya. Unti-unti na yun naglitawan ng mga ebidensya na si Little Black ay hindi nga isang aso. Ang kanyang alaga ay 2 taon niyang kinukup at kasama sa kanilang tahanan ay isa palang malaking itim na oso. Hindi lamang ito ordinaryong breed, kundi isang Asiatic Black Bear na mas kilala bilang Tibetan Bear o Himalayan Bear. Ang klase ng osong ito ay may katamtamang sukat pero ang ilan ay lumalaki ng higit sa 6 na talampakan. Ang mga Asiatic Bears kagaya ni Little Black ay herbivorous, subalit maaari ding maging agresibo ang mga ito kapag tumaghal. Una naisip ni Soyeon ay tumawag sa local zoo at itanong kung meron silang espasyo para kay Little Black. Gayunpaman, gustuhin man raw nilang tumulong ay hindi nila matatanggap ang oso dahil wala itong birth certificate. Nag-aalangan man, walang nagawa si Soyeon kundi tumawag sa mga pulis at sabihin ang kanilang sitwasyon na kinalalagyan ngayon. Ilang minuto pa, ang otoridad at wildlife expert ay dumating na nga sa tahanan ni Soyeon. Kinausap niya ang mga ito at sinagot lahat ng kanilang mga tanong tungkol sa kanyang alagang oso. Lumabas sa imbestigasyon na si Little Black ay wala namang injury or senyales na pang-aabuso, bagkos ito ay malusog at masaya. Kinailangan pa ring dalhin ng mga eksperto ang hayop sa wildlife center matapos itrankalize. Ang lahat ng mga nangyari ay nakagugulat para sa buong pamilya. Ngunit kailanman ay hindi nila sinisi ang kanilang dating alaga. Sila ay umaasa pa rin na makita itong muli isang araw. Kilalanin natin si Jenny, ang bayaning asong nagligtas na mahigit na 900 na pusa sa bansang Amerika. Paano nangyari? Ating alamin. Si Jenny ay isang Schnauzer at Siberian Husky mix na pinanganak noong 1988 at nakatira sa Long Beach Island, New York. Siya ay inabandona ng kanyang amo. Iniwan siya kasama ang kanyang mga puppies sa nakalak na closet, ni walang pagkain at inumin. Kalaunan ay natagpuan siya ng ilang residente sa lugar. Siya ay payat at hinanghina ngunit patuloy na lumalaban para sa mga maliliit niya pang puppies. Matapos ang pagkakatagpo sa kanya, siya at ang kanyang puppies ay kinuha ng shelter for animals. Doon sila ay kinukop at inalagaan. Isang araw, bumisita si Philip Gonzalez sa shelter para mag-ampon ng aso. Ang gusto niyang kuning aso ay Doberman, ngunit wala silang Doberman for adaptation. Nang si Philip ay papaalis na, ang isang volunteer na nagtatrabaho doon ay nagsabing meron silang 2 aso na sa likod ngunit nagpapagaling pa. Ang isa dito ay Doberman at ang isa ay si Jenny. Si Philip ay hindi interesado kay Jenny dahil sa maduming itsura nito, kaya kaagad siyang nagpunta sa kulungan ng Doberman. Alam ng volunteer na mabait na tao si Philip at maaalagaan nito ng maayos si Jenny. Kung kaya naman, sinabi nito sa kanya kung pwedeng si Jenny na lang ang kunin. 3 araw ang lumipas pagkakaadap kay Jenny, inilabas siya ni Philip para maglakad-lakad. Sa paglalakad ay may nakita silang pusa sa gilid ng kalsada. Biglang tumakbo si Jenny.
Sa bilis ay nabitawan ni Philip ang pagkakahawak sa tali nito. Kala ni Philip ay mag-aaway ang dalawa, ngunit nagulat siya na umupo sa tabi ng pusa si Jenny, dinilaan nito at tila ba nakikipag-usap doon. Maya-maya pa, naging malambing na rin ang pusa kay Jenny. Naisip ni Philip na coincident lamang ang nangyari kung kaya't ipinagpatuloy nila ang paglalakad. Ngunit muling nakawala si Jenny at tumakbo. Nang abutan niya ito, ay inaamoy at kinakaykay nito ang isang tubo na tila ba may hinahanap. Patuloy niyang kinaykay ang tubo hanggang malaglag ito at lumabas ang limang liliit na pusa. At lahat iyon ay nailigtas dahil kay Jenny. Ilang linggo ang lumipas, muling bumisita si Philip at Jenny sa shelter upang mamahagi ng mga pagkain para sa mga hayop na naroon. Habang ipinamamahagi ni Philip ang mga pagkaing dala, napansin niyang pumunta si Jenny sa kulungan ng mga pusa at tila ba nakikipag-usap sa kanila. Nang tingnan ni Philip ang kulungan, nakita niya na ang pusang naroroon ay mayroon lamang iisang mata. Alam niyang gusto itong alagaan ni Jenny, kaya kinuha niya rin iyon at iniuwi sa kanilang bahay. Nang sumunod na linggo, muling bumisita si Jenny at Philip sa shelter. Ngunit si Jenny ay muling nakiusap kay Philip habang nasa tapat ng isa pang kulungan ng pusa. At tiningnan ni Philip ang pusa. Napansin niya ang pusang iyon ay kailangan ng tulong, kung kaya naman ilang araw lang ay binalikan nila ito at inampo na rin. Kalaunan, nadiskubre nilang kaawa-awang pusa ay hindi pala nakakarinig. Si Jenny ay may nakamamangang instinct para sa paghahanap ng mga pusang nangangailangan ng tulong. Ito pa lang, si Jenny ay hindi lang mga pusa ang sinasagip, dahil isang beses, kanya ding sinagip ang isang lalaki. Ayon kay Philip, iginala daw niya ng araw na iyon si Jenny, ngunit nagpupumilit itong kumawala nang nasa kalsada na sila. Hanggang ito'y tuluyang makawala at mabilis na tumakbo sa lalaking papatawid sa kalsada. Ang kalsadang iyon ay may mga mabibilis at tuloy-tuloy na tumatakbong sasakyan. Tinahulan niya ng tinahulan ang lalaki at ayaw patawirin sa kalsada. Nang makalapit si Philip, napag-alaman niya na ang lalaki ay isa palang bulag. Kalaunan, muli din namang bumalik ang lalaki sa gilid ng kalsada. Si Jenny ay talagang napakahusay, napakabuti at nakamamanghang aso. Namuhay siya kasama ang 20 pusa at lahat ng mga ito ay kanyang inaruga. Ipinagpatuloy din niya ang pagsagip sa mga pusang nangangailangan ng tulong at umabot nga ito ng 900 na pusa. Para kay Philip, siya ay napakaswerte sa pagkakaroon ng kahangahangang aso katulad ni Jenny. Pero ang nakalulungkot na balita, noong araw ng August 25, 2005, si Jenny ay pumanaw na sa edad na 17. Siya ay namatay dahil sa katandaan. Noong mga panahong siya ay nanghihina na at nalalapit na ang kamatayan, si Philip ay nanatiling nasa tabi niya at hindi siya iniwan. Sa kabilang banda, si Jenny ay nagkaroon ng mga fans club, Jenny TV, at nagkaroon din siya ng Jenny Fund. Mayroon din siyang 2 libro na ang title ay The Dog Who Rescues Cats and The Blessing of the Animals. Noong taong July 6, 2018, alas 11 ng umaga, ang 23 years old na si Angelica Hernandez ay nagmamaneho ng kanyang sasakyang SUV at minabaybay ang Big Sur down Highway 1 patungong Southern California para bisitahin ang kanyang pamilya. Nang biglang may maliit na hayop di umano ang tumawid sa kalsada. Sa pagkabigla, si Hernandez ay nakabit ang manibela upang maiwasan ang maliit na hayop. Ngunit ang sasakyan niya ay nawala ng kontrol at nagdiretso sa bangin kung saan ito ay nagpaikot-ikot bago tuluyang nahulog sa bangin na may taas na 250 feet. Ang lamig at maalat na tubig na tumatama sa kanyang tuhod at likod ay siyang nagpabalik sa malay ni Hernandez.
siya ay nabalian ng 4 ribs dahilan upang manghina ang kanyang baga. Nagka-brain hemorrhage din siya na nagsanhi naman ng pagdurugo ng kanyang ulo. Si Hernandez ay di makapaniwala sa nangyari at nanatiling nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan habang unti-unti itong nilalamon ng tubig dagat. Ngunit nang maalala ang kapatid na si Isabel, tila nagkaroon siya ng bagong lakas at nagawang makalabas ng sasakyan. Lumangoy siya patungo sa gilid ng dagat hanggang sa tuluyan siyang nawala ng malay. Maliwanag na nang siya'y magising. Wala na siyang mga sapatos na suot. Sa di kalayuan, tanaw niya ang kanyang gutay at din mapapakinabang ang sasakyan. Bukod doon, wala siyang ibang makita kundi mga bato at karagatan. 4 na araw na si Hernandez sa gilid ng dagat na maramdaman niya ang pagka-dehydrate. Dahil 4 na araw na rin siyang di nakakainom ng tubig. Sa sobrang taas ng bangin ay hindi niya makayanang akyatin iyon. Paulit-ulit din siyang sumisigaw para madinig siya ng kahit isang tao sa taas ng bangin at magawa siyang tulungan. Kung anong ilab ng tulong kay Hernandez ay siya namang kapit ng pag-asa sa kanya. Siya ay di sumusuko at patuloy na umaasa na mayroong taong makapagliligtas sa kanya. At sa totoo lang ay naisip niya na ng mga panahon na iyon ay kung ano ang itsura ng taong magliligtas sa kanya. Naisip din niya kung ano ang una niyang kakainin oras na siya ay makaalis sa lugar na iyon. Sa paglalakad, nakakita siya ng tubig mula sa may lumot na nasa gilid ng pangpang. Hindi maalat ang tubig doon kaya simula ng araw na iyon doon na siya umiinom ng tubig gamit ang hose na galing sa nasira niyang sasakyan. July 13, 2018, Friday the 13th, sina Chelsea at Chad Moore ay mag-asawang surfer at hiker ngunit ng araw na iyon, ang alon ay di umano'y kagandahan kaya napagpa siya nilang libuti na lang ang beach. 5 p.m. na makita nila ang sirang SUV. Ang mag-asawa ay walang ideya kung ano man ang naganap sa lugar na iyon. Ngunit, kanilang inipon ang mga gamit gayon din ang license plate upang dalhin sa otoridad. Bandang 6:15 p.m. na mapagpasyahan na mag-asawang lisanin ang lugar. Si Hernandez naman na mga panahon na iyon ay nasa mabatong parte. Siya ay naghahanda na dahil sa papataas na tubig ng dagat. Si Hernandez ay umupo sa mga bato nang mapansin niya ang bulto ng tao naglalakad sa di kalayuan. Agad siyang nagtatakbo at ubod ng lakas na sumigaw ng tulong. Si Angelica ay nakita ng mag-asawa at agad na tinulungan. Binigyan din nila ito ng maiinom habang hinihintay na dumating ang tinawag na rescue team. Sa 7 araw na pagkakatrap niya sa lugar, sa wakas, dumating na mga taong makatutulong sa kanya para makabalik sa kanyang pamilya. Ang kwentong ito ni Hernandez ay naibalita sa buong mundo at nag-viral naman sa social media. Maraming humanga sa katatagan ni Angelica Hernandez dahil sa kabila ng kanyang pinagdaanan, hindi siya pinaghinaan ng loob at mas piniling maging positibo. Ngayong araw, ating pag-usapan ng lalaking nawala bigla sa Pilipinas at napadpad sa bansang Mexico ng isang kisap matalang. Alinat alamin natin ang kwento ni Hil Perez. Noong 16th century, may isang misteryong kaso tungkol sa isang lalaki na nag-teleport raw mula Maynila hanggang sa Mexico. Si Hil Perez ay isang Spanish soldier noong unang taon ng pamumuno ng Espanyol sa Pilipinas. Bilang miyembro ng Guardia Civil, siya ay nagtatrabaho sa Gobernador General bilang isa sa mga bantay ng palasyo. Subalit, isang araw noong October 1953, ang 7th general na si Gomez Perez de Escariñas ay tinambangan at napatay ng mga piratang Chino habang naglalayag sa Molacas. Ang kamatayan ni de Escariñas ay naganap sa hindi inaasahang oras, lalo pat wala silang napiling kapalit sa kanyang posisyon kung saan napakaraming prominenteng Espanyol ang nagnanail sa posisyon na iyon.
Dahil sa tensyon, si Perez na nagbabantay sa palasyo ay bigla na lang daw nakaramdam ng pagkahilo at pagod. Sandali siyang sumandal sa dingding at umidlip, pero nang siya ay magising, magmulat ng mga mata ay tumambat sa kanyang kakaibang lugar. Nang magtanong siya sa mga tao doon kung ano ang pangalan ng lugar na iyon, ay nalaman niyang siya ay nasa Plaza Mayor o tinatawag na Sulaco sa bansang Mexico. Makailang sandali ay napag-usapan ng mga gwardiya ng New Spain si Hil Perez dahil sa kanyang mga sinabi at sa kakaiba niyang uniforme mula sa Maynila, kung kaya hinuli siya ng mga ito at dinala sa mga otoridad at pati na rin sa Viceroy ng New Spain na si Luis de Velasco na siya nagmamay-ari ng palasyo kung saan siya ay na-teleport. Sa kabila ng pagkabigla ay matagumpay na nasagot ni Hil Perez ang lahat ng mga katanungan ng may maayos na detalye, kabilang na ang assassination o pagkapatay kay Dasmariñas kung saan ay nangyari lamang nung nagdaang gabi ay hindi pa napapatunayan hanggang sa mga sumunod na buwan. Samantalang ang Viceroy naman ay nalugod sa paliwanag ni Perez. Tanging oras na lamang ang natitira para sa pasya hanggang ang mga religious official ay makailam sa issue. Siya ay sinuko sa Holy Office of Inquisition o mas kilala bilang Spanish Office of Inquisition para sa karagdagang katanungan. Mula sa Mexico, siya ay dinala sa Santo Domingo, Caribbean kung saan siya ay piniit sa pandaraya o pagsisinungaling sa pagiging alagad ng demonyo. Bilang isang tapat na sundalo, siya ay sumunod at nakipagtulungan sa mga otoridad. Aniya, mas nanaisin niyang makulong kaysa makipag-away na lang sa mga gerilya sa Pilipinas. Kalaunan ay napatunayan na siya ay isang deboto ng Kristiyano at dahil sa pinamalas niyang mabuting asal ay hindi na siya sinampahan ng anumang kaso. Gayunpaman ay hindi pa rin malaman ng mga otoridad kung anong gagawin sa kabila ng sitwasyon niya, kaya siya ay kinulong na lang muli. Isang araw, isang Spanish galleon ang tumawid sa karagatang Pasipiko na dumaong sa Acapulco upang ipahayag ang balita at nagpatunay sa mga sinabi ni Perez tungkol kay Gobernador General Dasmariñas. Ibinalik siya sa Mexico kung saan ilang mga pasahero ang nakilala siya bilang isa sa mga bantay ng palasyo. Dahil dito, si Perez ay pinalaya at pinadala sa susunod na barko na papuntang Maynila. Hindi nagtagal, ang kwento ni Perez ay naging alamat. Ito ay naisalin at nailathala sa mga aklat kabilang na sa mga akda ng Amerikanong manunulat na si Thomas Elibon Japier, Washington Irvin, Luis Gonzalez Obregón, Gaspar de San Agustin, Antonio de Marga, at maging sigat Jose Rizal. Makaraan ng ilang siglo, ang mga tao ay patuloy pa rin sinusubukang ipaliwanag ito. Marahil ang pagbisita sa Palacio del Gobernador na naging lugar at tirahan ng mga dating naging gobernador-general noong panahon ng pamumuno ng mga Kastila ay sapat na muna para sa ngayon.